isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at sa lahat po nating mga viewers at sa lahat po nating mga taga-subaybay. Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan, ligtas sa anumang kapahamakan, mamuhay ka ng may pag-ibig at kapayapaan sa inyong mga puso. Ako po si Kuya Jor, ang maghahatid na naman po sa inyo ng pagkaing espiritual. Nawa po ay makapulutan po natin ang aral at may apply po natin sa ating mga pangaraw-araw na buhay. At ang akin pong iminsay ngayon ay akin pong pinamagatang, huwag umasang tumanggap mula sa Diyos ang taong pabago-bago ang isip. Amen po. So yan po ang ating tatalakayin ngayon at yan po ang aking ipapaliwanag. At ang Biblia po ang magsasabi nito at buksan po natin mga kapatid ang ating pong Bible. Sabi po dito sa Santiago chapter 1 verse 7 and 8, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip. At di alam kung ano talaga ang nais niya. Amen. So, Biblia na po ang nagsasabi, kapag ang isang tao po ay pabago-bago ang isip, hindi po talaga niya alam kung anong nais niya, hindi po talaga masasagot ng Panginoon ang atin pong kahilingan o kung ano man po ang ating mga panalangin. Dapat po sa atin, alam po natin, sigurado po tayo kung ano ang nais natin. Kung mayroon tayong plano, yun na po talaga yung plano natin. At kung ano man po ang hingin natin sa Diyos, dapat sigurado tayo na ito talaga yung gusto natin sapagkat alam po ng Panginoon kung ano ang laman ng ating mga puso. At ayaw na po ng Diyos na pabago-bago ang iisip. Ngayon gusto mo, magtatrabaho ka sa ibang bansa. Bukas naman gusto mo magnegosyo. Bukas naman gusto mo naman mangamuhan ka. Hindi mo alam kung anong nais mo. So, hindi po masasagot ng Diyos ang ating pong panalangin kung ano man po ang ating kahilingan, kung ano nga po ang nais nating gawin, kung may pangarap tayo sa buhay, kung pabago-bago po tayo ng kaisipan. Dapat mag-focus po tayo mga kapatid kung ano talaga ang gusto natin. Alamin po natin sa ating sarili, ano po talaga ang gusto ko? Ano ba ang gift ko? Ano ba talaga ang talent ko? Yun ang gagawin mo. Kung ano yung gift na pinagkalob sa iyo ng Panginoon, alimbawa ikaw ay magaling na kumanta, ikaw ay magaling na sumayaw. So yun po yung i-enhance po natin, yung binigay po sa atin ng Panginoon na talento. Nang sa ganun, yun po ang tutulong sa atin upang tayo po ay lumago. Ang talent na ito, ang regalo na ito, kung anong meron tayo, kung anong bigay ng Diyos, gamitin po natin ito upang ito po yung magbibigay po sa atin upang umunlad po ang ating pamumuhay sa pamagitan po ng mga regalo na ibinigay sa atin ng Diyos. Dapat alam po natin kahit sa sarili natin, alam natin kung ano ba ang hilig natin, alam natin kung anong gusto natin. Sapagkat sabi po ng Biblia, kapag pabago-bago po ang ating isip, hindi po natin alam kung ano ang nais natin sa buhay, so hindi po masasagot ng Diyos kung ano ang ating kahilingan. Sabi ng Biblia dito, huwag umasa sa Diyos ang taong pabago-bago ang kaisipan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Amen. So ikaw po mga kapatid na nanonood ngayon, ano po talaga ang gusto mo sa buhay? Yun po ang iyong gagawin. At yun po ang doon po tayo mag-focus sa gusto natin, yung pinaka-passion natin. Ano ba yung pinaka-kahiligan natin gawin? Yung pinaka-gusto natin gawin, yun po ang gagawin natin. At doon po tayo lalago sa bagay na yung gusto natin. Sapagkat hindi po masasagot ng Diyos ang ating kahilingan o ang ating mga panalangin man kung paiba-iba po atin yung kaisipan. Ngayon gusto na nalangin ka ng ganito, bukas iba naman lang yung panalangin. Ito yung gusto mong gawin, bukas iba naman. So double-minded ka, paiba-ibang isip. So hindi po masasagot ng Diyos po kung ano ang ating kahilingan at wala po tayong matatanggap mula sa Diyos kung pabago-bago po ang ating isip. At sinasabi po ng Biblia na kung ano po ang gusto natin, yun na po. Wag na po nating ibahin pa. Huwag na po tayo magpabago-bago ng isip. Mag-focus po tayo kung ano ang gusto natin sa ibang salita. Alamin po natin kung ano pa talaga ang gusto natin. Amen. At yun po ang magbibigay sa atin upang tayo po ay umasinso, umunlad at lumago po tayo sa ating pamumuhay. Maraming salamat po. Nawa ay na-bless po kayo mga kapatid sa akin pong mensahe. At lagi po nating tandaan, ano man ang hamon ng buhay, ang Diyos po ay laging nakaalala. Ito po si Kuya Jor at nagsasabing, God bless everyone. Bye and see you again on my next video.